Umaga ay pinanilid po tayo sa pag-awitan ni Sister Vanessa Santos at saka ni Sister Miriam Samya at saka sa piano po ni Sister Liza Peralta. Sa technical effects, ginagampanan po ni Brother Renz Eli Peralta. Ang pastoral prayer po natin ay pangungunahan ni Elder Felipe Lucion at ang children's homily ni Sister Love Maige. Ang musical offering po natin ay si Brother Alfred Arciaga. At tayo po ay napakaraming pagpapala na matatanggap sa umagang ito sa kadahilanan po na mayroon tayong napaka-special na panauhin para magdala ng pabalita ng ating Panginoon. Siya po ay naging ministerial secretary ng ating conference mula 1985 hanggang 1988. At pagkatapos po noon, lumipat po siya sa Adventist University of the Philippines bilang dean at professor ng College of Theology mula 1988 hanggang 1995. Noong 1995 po, siya po ay kinuha sa ating conference, Union Conference, bilang ministerial secretary, and he served that position from 1995 to 1997. Pagkatapos po noon ay bumalik po siya ulit sa ating paaralan noong 1998 at siya po ay nagretiro bilang dean of the College of Theology sa Adventist University of the Philippines noong 2008. At mula po noon ay sila po ay nag-migrate sa Hanford, California, kung saan po siya ay gumaganap ng apostolic ministry. Akala ko ibang trabaho 'yon. Sabi niya taga-alaga ng apo. Okay. But of course, he is still involved in research and of course in apostolic ministry nga po na hindi po sa apo kundi sa atin pong iglesia sa Hanford, California. Wala pong iba ang atin pong panauhing tagapagsalita ngayong umaga ay si Pastor Gideon Durante. Atin pong ihanda ang ating mga sarili. Atin pong buklatin ang ating banal na kasulatan sa Isaiah chapter 48. Isaiah chapter 48, babasahin po natin ang verses 14, 16, and 17. Isaiah 48, 14, 16, and 17. All you assemble yourselves and hear, which among them has declared these things? The Lord has loved him, he will do his pleasure in Babylon, and his arm shall be on the Chaldeans. Come you near to me, hear you this, I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, there I am. And now the Lord God and His Spirit has sent me. Thus said the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, which teaches you to profit, which leads you by the way that you should go. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa ating Panginoon.
fullness. Ama namin na sumasalangit ka, kami po ilubos na nagpapasalamat sa inyo na aming naranasan ang iyong pagkaharap sa bawat sa amin sa pagpapalitid ng balita sa kanila, mga aming Ama. Inyo pong bigyan ng ibang kapangyarihan ng iyong lingkod at buksan ang isipan ng bawat sa amin at damdamin upang makintal sa bawat sa amin ang iyong mensahe na ito ay may sakabuhayan namin. Ito pong amin nilin sa pangalan ni Jesus. Amen. For our opening song, let's open our hymnal number 149, Give Me the Bible. Give me the Bible, start a breakfast clean.
magkadadako sa isang panalangin. Nais ko pong buksan ninyo yung Biblia. Meron kayong dala sa Matthew Kapitulo 5, talatang 48. Matthew Kapitulo 5, talatang 48. Ganito yung pagkasabi. Kayo nga'y mga pagkasagdal na gaya ng inyong ama na sa kalangitan na sagdal. Tayo po'y lumuhod sa panalangin. Mahal namin Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat. Ngayong umaga, Ama, sa araw ng Sabat, kami po ay natutuwa na gagalak na kami ay nagtitipong muli sa iyong paisambahan upang ikaw aming pasalamatan at papurihan sa kabutihan ninyo sa buhay sa amin. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ngayong umaga. At aming hiling Ama, ang banal na presensya ng isang manguna sa posta sa amin sa araw na ito. Narutigit ang iyong lingkod na iyong gagamitin si Pastor Durante. May importante siyang mensahe, Panginoon, para sa posta sa amin. Naway puspusin siya ng banal na Espiritu na magsalita ayon sa iyong kalooban. At kaming nakikinig, Panginoon, magkaroon kami ng pagbabago at pag-asa na ikaw lamang aming paglilingkuran habang kami naghihintay sa inyo. Pagpalain o Diyos kaming lahat ngayong umagang ito. Na kaming lahat, Panginoon, ay magkaroon ng pagtatapat at pagtatalaga sa aming sarili upang, Panginoon, kung ikaw mahayag na sa lupang ito, kaming lahat narito makahandang sumalubong sa inyo at handang sumama sa inyo sa langit na bayan na hinabo sa buhat sa amin. Umaasa kami, Ama, na ang pagpatawad ay siyang aming makanta, makamtan ngayong umaga kung ano man po aming kasalanan. At patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakamali. Hinihilingin namin alang-alang sa pangalan ni Jesus na matagapagligtas. Ayan, daming bata. Good morning!
Happy Sabbath, mga bata! Wow, ang dami! Ayan, dito na tingin. Good morning! Ayan, ang ating kwento ngayon ay maganda. Ang pamagat ay, basahin nyo nga! Basa nga! Yon, a special coat. May binigay na ba si Mommy at si Daddy sa inyo na magandang gift na napaka-special sa inyo? Ate? Ha? Meron, no? Si Jam, ano kaya ang binigay sa iyo, Jam? Karagdagang buhok, 'di ba? Ang ganda. Ayan. Ang ating memory verse ay babasahin ni Jam. Halika, Jam. Hey, basa ka. Halika. Ha? English naman to. Ay, si ate ano lang? Chloe. Chloe, ate Chloe. Babasahin. Babasahin, halika. Ayan, halika. Memory verse. Your heavenly Father will give good things to those who ask Him. Matthew 7 verse 11. Okay, very good. Ang ating kwento ay tungkol sa isang binata. Yan, pangalan niya ay Joseph. At mayroong ibinigay sa kanya ang kanyang tatay na si Jacob na special sa kanya. Ano kaya yon? Ha? Ano yon? Alam niyo yung kwentong yon? Binigay ni Jacob kay Joseph? Ha? Isang special coat. Ayan. Alam ni Jem yon. Ayan. Si Joseph ay nagbabantay ng mga tupa. Ang dami niyang binabantay ang mga sheep. Ayan, may maliit na sheep, may malalaking sheep. Ayan. At masipag si Joseph. Masipag. Sino masipag? Pag inuutusan ng papa niya, masipag siya. Kasama siya ng mga kuya niya, nagbabantay ng sheep. Pero alam niyo ba, mga bata, maraming kuya si Joseph. Pero sa kanilang magkakapatid, siya yung favorite ng papa nila. Alam niyo kung bakit? Ha? Si Joseph, ang ugali daw pala niyan, ay napaka-gentle niya, masunurin, hindi sumasagot sa mga magulang. Hindi kagaya ng kanyang mga kuya, nag-aaway lagi. Lagi nag-aaway. Pinapakita pa nila sa kanyang tatay at nanay na nag-aaway sila. Kaya yung si Papa Jacob, mas gusto yung ugali ni Joseph. At si Joseph, hindi siya sakit ng ulo ng kanyang mama at papa. At si Joseph, ang sabi dito, he was full of joy and he made his father smile. Ayun. Tayo ba? Lagi ba nating napapangiti si mama at si papa? Ha? Ate Sandra? O lagi nating napapasimangot si mama? Naku, itong batang ito talaga. Ganon. Ano kaya? Napapangiti ba natin sila o napapasimangot sa ugali natin? Opo, si Joseph ganon, ugali niya. Lagi siyang nagbibigay ng kasayahan kay Jacob. Isang araw, binigyan siya ni papa niya ng special gift. Sabi ko kanina, ano nga yun, Ate Sandra? Coat na maraming colors, di ba? Tuwang-tuwa si Joseph. Yung isinuot niya, tuwang-tuwa siya. At nainis sa kanya yung mga kuya niya. Sabi ng kuya niya, yun si Joseph, lagi na lang gusto ng papa yung bigyan ng bago. Tayo, hindi. Ayan. Kasi nga, yung ugali nila hindi maganda. Siguro pag binibigyan sila ng papa nila, hindi rin sila nagti-thank you. Hindi kagaya ni Joseph, mahilig siya mag-thank you. Sino mahilig mag-thank you? Ha? Pag binibigyan. Ha? Ayan. At dahil si Joseph ay mabait na bata, si Jesus, binigyan din siya ng special gift. Alam niyo kung ano yon? Ang ibinigay ni Jesus sa kanya na special gift ay yung manalangin siya, ay mag, ano tawag ito, yung dream. Ayun.
Isang gabi, natutulog siya, nag-dream siya. Ayan. Ang kanyang dream, ayan. Ang dream ni Joseph ay yung mga palay, ayan. Nakatali yung mga palay, ayan. Ayan, likot-likot niya, no. Toink. Ayan. Ay, ayan. Ayun, ang palay, ayan, teka lang dito, ayan. Yung mga palay, tigi-tigisa daw sila ng tali ng palay. Tapos, yung palay ni Joseph, nasa gitna, at yung palay ng mga kuya niya, nakatali, nagbaw sa kanyang palay. Ikinento niya ngayon sa mga kuya niya. Nalalong nainis yung kuya niya sa kanya. Kuya, ayoko niyang ganyang dream mo, pangit naman yung dream mo. Tapos isa pang dream ni Joseph ay yung mga stars, moon, at saka ang sun, nagbaw din sa kanya. Nilalong nagalit yung mga kuya niya. Hindi maganda yung dream mo, pangit. Sabing ganun. Anong ibig kong sabihin? Pati ba si mama at si papa magbabaw din sa'yo? Sabing ganun. Lalong nagalit sa kanya kuya niya, mga kuya. Pero, alam niyo mga bata, yung dream na yon ay may napakagandang meaning sa bandang huli ng buhay nilang magkakapatid at nilang family. Sabi dito, God loves you and blesses you with many gifts. Ano kaya ang gift niya yan? Yung mag-smile gift din yon. Mag-smile at saka magsabi ng thank you at maging kind. Naku, gift yan. He gives you good thoughts. He always help you do the right things. Kagaya ni Joseph. Ngayon, may ipapabasa ako kay Ate Sandra. Ate Cassandra, halika. Basahin mo ito, ate. Halika, dali. Maigsi lang, oh. Ay, si Ate, ano na lang, Jaira. Ay, si Ate, ano lang. Ate, ikaw na lang. Halika, dali. Maigsi lang ito, maigsi lang. Ayan, tatayo na yan. Ayan. Dali, dali. Kasi may gift din siya, may gift din ito si ate. Anong special gift mo, ate? Ha? Yung binigay sa'yo ni Jesus. May maganda kang eyes. Maganda yung eyes mo. Ayan, basahin mo ha. God gives us good gifts because He loves us. Ay, totoo ba yon? Mahal tayo ni... Binibigyan tayo ng gift ni Jesus kasi mahal niya tayo. Totoo ba, mga bata? Opo, sige. Thank you sa inyong pakikinig at maging mabless tayo ngayong araw ng Sabbath. Thank you!
Magandang umaga po at happy Sabbath mga kapatid. Ako'y natutuwa na ako'y makarating sa church nito for the first time. Bagaman hindi for the first time sa San Pedro Church. Ako'y napagsalita na sa San Pedro Church, SD Church, doon sa Mirilis, doon sa rooftop ang tawag doon, di ba? Rooftop kay Brother Rojas. Huli kong punta doon ay noong ang mga eksa ay nanliligalig, di ba? Napapansin niyo noon? At in-invite ako at noong ako'y nasa Lagro, noong hindi pa ako dumarte noong hapon, sabi ng eksa, magsimula na tayo. Sabi na, teka muna, hindi pa dumarte si Pastor Durante. At noong ako'y dumating, gumawa sila ng gulo para hindi ako makaharap, umalis sila. Kaya't yun ang huli kong karnasan sa pagsimba sa San Pedro Church. At ako'y natutuwa at nandito, lumipat na kayo doon sapagkat siguro kaloob ng Panginoon na dito na kayo magkaroon ng congregation. Ako'y napunta dito sa invitasyon ng ating mga defenders of faith, sina Ubidos at saka si John Sanamican, Richard Thompson. Ngunit dahilan sa, at salamat kay Brother John Mark Lampagos, yung gwapo doon sa, siya po ang nag-coordinate sa amin, sa akin, at siya po ang contact ko dito. At ako'y nagpapasalamat, si brother nito ay malakas pa si brother nito, Lampagos, mag-asawa. Mamaya po ay ng hapon, pag-uusapan natin ang yung salitang only doon sa John chapter 17:3. You are the only true God. Di ba? Sabi sa Ama ng ating Panginoong Kristo. Yung pang only ay tumutukoy sa Ama lamang. Pag-uusapan natin mamaya. At ganun din yung pag-aaral na nung mamatay si Kristo, namatay din ba ang pagka-Diyos ni Kristo? At ang katapusan na aming tatalakayin sa amin lang, sa inyong harapan, ay ang pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. May mga naliligalig niya naman na anti-Trinitarian, di ba? Labas sa Trinity. Mamaya pag-usapan din natin ang Trinity at saka ang pagka-Diyos natin para sa Kristo. Ang aking topic ngayon mga kapatid ay basis sa binasa sa ating resolution sa 548. Kayo'y maging mga sakdal katulad ng iyong mga sakalingitan na sakdal. Mga kapatid, kaya ba nating maging sakdal? Katulad ng Ama ng sakdal. Oh? Sino mapagtataas sa atin at masasabing kaya ko maging sakdal katulad ng Ama na sakdal? Walang mapagtaas. Tama ang hinala ko. Walang mapagtataas. Mamaya, tatanungin ko kayo sa bandang huli, ewan ko kung magtataas din sa inyo. Ating liwanagin ito. Merong iba't ibang kalugan ng sakdal. Merong perfect na malabo, hindi malam ko anong ibig sabihin nun. Merong mature at merong complete. Meron din talata sa Biblia na no one is perfect. No, not anyone, right? Ibang context naman yon. Ang context noon ay ang sinimang hiwalay sa Diyos. Hindi siya pwede maging sakdal. Ayon sa awit na kinote naman sa New Testament. Ating umpisahan ang ating pag-usap tungkol dito sa ating teksto. Sa context nito, ako'y naghanap ng Tagalog na Bible na malaki ang sulat kasi lumalabo ng aking mata, pero nakabasa pa rin. Sisikapin ko ang Tagalog nito mula sa chapter 5 verses 43 to 48.
inyong narinig na sinasabi, inyong ibigin ang inyong kapwa at inyong kapuotan ang inyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at idalangin niyo ang sa inyo'y nangagsisiusig upang kayo'y maging upang maging anak ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat kanyang pinasisikat ang kanyang araw sa mga masama at sa mga mabubuti at kanyang ipinadadala, ibinubuhos ang ulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Sapagkat kung inyong ibigin lamang ang mga nagsisiibig sa inyo, ano ang inyong ganti? Hindi ba ang mga maniningal ng buwis ay ganun din ang ginagawa? At kung ang inyong binabati lamang ang mga kapatid, ano ang inyong kahigitan sa iba? Hindi ba ang mga hintil ay ganun din ang ginagawa? Kaya kayo maging sakdal katulad ninyong mga sakaligtan na sakdal. Ating isa-isa nito, ano ba ang ginagawa ng mga tao sa kanilang kaaway? Ha? Kapag ang isang tao ay hindi matuwid, hindi mabuti, kapag kasi may kaaway, ano ang attitude nito sa kanyang kaaway? Ha? Paghiganti, di ba? Gaganti ako sa iyo. Gaganti ako sa iyo. Ano pa? Hindi iimikan? Oh, maganda yung hindi nag-iimik, ano? Matahimik, di ba? Hindi maingay. Hindi nag-aaway kasi tahimik eh. Di ba? Pero masama ang kalooban. Hindi pinatatawad kung hihingi ng tawad, di ba? Hindi pinatatawad. At kung patawarin man niya, sige, pinatatawad kita, pero ayaw kitang makita. Parang patawad sa labi lamang, no? Pero sa kaluwan, eh hindi. Sabi ng ating Panginoon, love your enemies. Ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Huwag kayong magsipag-giganti. Huwag kayong mag-giganti sa iyong kaaway. Ngunit, magpakita kayo ng pag-ibig sa inyong kaaway. At ang kaaway ninyo ay mababago. Yung aming church elder doon sa Hanford, sa Armona Church sa California, nag-story sa amin. Siya ay meron naging kapitbahay sapagkat ang kanyang bahay nasa medyo loob at yung kapitbahay niya ay nasa medyo labas ng korsada. Kaya nga hindi siya makapag-park kung saan-saan. At nagpa-park siya doon sa harapan ng bahay ng kanyang kapitbahay. Galit na galit yung kanyang kapitbahay. Dahil siya nagpa-park siya doon sa harapan ng kanyang bahay, ng kanyang kapitbahay. Ilang beses nagagalit sa kanya. Ang ginawa nitong si Brother Mike, nagluto siya ng masarap na pagkain. Masarap na pagkain. At kumatok sa pinto at nakangiti at ito ay bilang kapitbahay, gusto kong kayo makatikim ng aking masarap na pagkain. Nakasimangot siya, tinanggap niya. At nung kainin niya, masarap. Para nagbago ang kanyang aura. Tapos nung makita sila, sabi nung umaaway sa kanya, Sir, pwede nila kayo mag-park dito sa aking unahan. So, nakakapagbago. Kapag ka tayo nagpapahayag at nagsisirin pag-ibig sa umaaway sa atin, nababago ang kalooban ng umaaway sa atin. Kaya ganyan ang nagagawa ng expression of love. Hindi lang love sa salita, kundi love sa ating actuations. Love the sinners, but not the sins. Ang mga makasalanan, dapat ibigin yan. Ngunit huwag ibigin ang kalang kasalanan.
sabi ng aking nakausap, parang mahirap yan ah. Ibigin ang makasalanan, huwag yung kanyang kasalanan. Sabi ko sa kanya, kapag ka wala kang pag-ibig, eh talagang mahirap kang umibig. Eh wala kang pag-ibig eh. Halimbawa, sabihan ko sa inyo, Brad, pwede kang magbigay ng 10 pesos dun sa pulubi. O kaya dun sa, ay kaaway mo yung pulubi. Pwede bang magbigay ka ng 10 pesos doon? Eh, hindi pwede ako magbigay eh. Bakit? Eh, wala akong pera eh. Yun ang mahirap magbigay, di ba? Kahit na mahal mo ang tao, kahit na yan ay isang pinagkakautangan mo ng loob, kung wala kang pera, ang sabi niyo bang salita eh, kahit isang singkunduling, hindi ka mapagbibigay sapagkat wala kang pera. Ganun din. Mahirap umibig ang isang tao sa kapwa kung wala siyang pag-ibig. Kinakailangan magkaroon siya ng pag-ibig na wagas. Ano ba yung pag-ibig na pwedeng mangkin natin? Na ito'y ating magagawang ibigin ang kaaway. Anong klaseng pag-ibig yun? Ha? Saan ang gagaling ang pag-ibig na yun? May talata tayo. Ang bunga ng Banal Espiritu ay pag-ibig. Kaya tayo, hindi tayo makapag-manufacture ng pag-ibig sa ating sarili, sa ating isipan at damdamin. Hindi pwedeng tayo makagawa ng pag-ibig sapagkat hindi natin kaya, hindi natin alam ang ingredients ng pag-ibig niyon at hindi alam natin ang procedure ng pag-ibig niyon. Ang Banal Espiritu lamang ang makuproduce noon sa ating sarili. Paano may poproduce sa atin ang Banal Espiritu ang pag-ibig? Sa booklatin natin ang Ezekiel chapter 36. Ezekiel 36. Verses 25 to 27. I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you. So, una muna, dapat tayo maging malinis mula sa ating kasalanan. Magiging malinis tayo sa ating mga kasalanan kung tayo magsisisi ng ating kasalanan. At hingin ang tawad sa ating Panginoon na tayo patawarin at hindi na tayo uli. At kapag tayo hingin ang ating forgiveness sa ating Panginoon, dapat manampalataya tayo na tayo pinatawad. Sa pagitan lamang ng panampalataya, tayo ay aaring ganap. Sa pagitan lang ng panampalataya na tayo ay maalis sa atin ang condemnation ng ating Panginoon. Mayroong isang kapatid na nanalangin. Alam niya may kasalanan siya. Napakalaki ng kanyang kasalanan. Siya lumuhod sa kanyang kwarto at siya nanalangin, Panginoon, patawarin po niyo. May pagpupukuhin, patawarin po niyo ako sa aking kasalanan. Nung siya makatapos ang panalangin, siya tumindig. Ano kaya? Sa laki ng kasalanan ko ngayon, napatawad na kaya ako? Anong tawag doon? Duda, di ba? Doubt, hindi pa ng parataya. Wala pa ako nababasa sa Biblia na ang kasalanan ay pinatatawad sa magitan ng duda. Only by faith that a man will be justified, not by doubt. Kung kaya nga't kapag tayo hingin ng tawad, dapat tayong manamparatayang tayo pinatawad. Sabihin naman ni Satanas, bulong sa iyo, oh, yan din ang inihingi mo ng tawad kahapon. At ni makaluwa, yan din eh, paulit-ulit na lang eh. Nilulukong mo lang ang Panginoon. Hindi ka natitinggan yan. Alam mo yung sabi ni ng ating propetisa sa Ellen G. White, kapag kaganyan sitwasyon niyo, huwag kayong susuko na kayo ay dumalangin at humingi ng tawad at manampalataya ko na kayo ay mananagumpay diyan. Ito ay nangyari sa akin. Nung ako'y high school, ako'y nagbabasa ng Biblia sa umaga. 3 chapters a day. Sapagat ang
kabata, ang pangulo ng kabataan noon, mayroong programa, naglagay siya ng Manila paper pang gabi niya. Tapos inilagay doon ng mga pangalan ng mga members, tapos doon sa ibabaw, Genesis hanggang Revelation, di square yan, di square square. Pagka natapos mo ang Genesis, i-check mo. Pagka na-check ang lahat, ng Bible, nabasa ang lahat, may premium sa huli. Kaya ganoon ginagawa ko. Umaga, 3 chapters sa Bible. Sa hapon, nagbabasa ako ng comics at saka bulaklak at liwayway. Ako'y nakukonsensya, Panginoon, bigyan ko ng panagumpay. At umaga, babasa ulit. Sa hapon, punta ulit sa comics, basa ulit. Ngunit, naalala ko yung sinasabi ni Ellen G. White, huwag kang susuko, manalangin ka, mayroon tawad, managumpay ka dyan. Later on, nung ako'y mag-approach na doon sa liwayway, ay aking ginisumot. Bet ako'y nagkaroon talagang damdamin na talagang pag-enis. Ginisumot ko at aking binagsasasag at aking tiyadyakan. Noon ako nagtagumpay. Ngayon kung ako'y susuko, hindi ako magtatagumpay. Mga kapatid, tayo ay manampalataya at manalangin. Idalangin natin ang ating mga kaaway. At alam natin na kapagka tayo ay nanalangin at idalangin ating kaaway, sila din ay magbabago ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At tayo mga kapatid, kapagka tayo napatawad na sa ating kasalan sa magitan ng pananampalataya, ang sabi dito sa talata, sa versikulo 26, a new heart, a new mind, pagkapamsan yung heart, yun ang ibig sabihin ng mind. A new mind I will give to you, and a new spirit I will put within you, and I will take out your flesh, the heart of stone, and give you a heart of flesh. Verse 27, and I will put my heart within, I will put my spirit within you. Ibibigay ko ang aking spirit sa loob ninyo, and cause you to walk in my statutes, and be careful to observe my ordinances. Ang banal espiritu lamang ang siyang makapangyari sa atin upang tayo makasunod sa kanyang kalooban, upang tayo makasunod na pag-ibigin ang ating kapwa. Sapagkat kung walang banal espiritu sa atin, wala tayong magagawa. Yung presence ng banal espiritu sa atin, yun ang maghuhubog sa atin. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa kapwa, magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kaaway, sa umaaway sa atin. So, yan ang paraan upang tayo makaibig sa kapwa-tao, lalo't sa mga umaaway sa atin. Ang sabi sa talata dito, if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? Si Zaccheo, isang makasalan ng maniningil ng buwis. Pagka naniningil siya ng buwis, isa dito sa kapwa ng gobyerno, kalahati dito sa bulsa, nagnanakaw. Kaya ang korupsyon hindi lang dito sa Pilipinas, tumpa, panahon ng Jesus Christ, maraming nang korup. So kung ibigin nyo, yun lamang inyong yung may ibig sa inyo, at ang hindi umibig, hindi naibig, tayo man ay isang makasalanan katulad ni Zaccheus. Ngunit si Jesus Christ, nagbigay ng example, mahal din niya ang mga makasalanan. Sapagkat itong si Zaccheus, hindi ko na kung 5'5 lamang siya, ang height niya, alam yung darating si Kristo sa Jericho, ay tataas ng kanyang mga nasa unahan, kaya ang ginawa niya, nagpunta doon sa sycamore tree. Umakyat siya at natatanawa niya. Nakita siya natin po ng Jesus, Zaccheo, come down. I'm going to your house today. Sabi ng Pariseo, ito mo, itong si Jesus. Nakisalamuha doon sa mga makasalanan sapagkat mahal ni Kristo ang mga makasalanan. Ngunit, hindi niya mahal ang kalang kasalanan. Kanina lamang itinutuwid ang mga makasalanan sapagkat mahal niya ang mga makasalanan.
At ang sabi pa dito, and if you salute only your brethren, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles nang turn yan marurumi? Ay gumagawa din yun. So kung babatay lang, babating lang ninyo ay, hoy Brad, mga Adventista, Brad, Iglesia ni Cristo, hindi na, kaaway yan. So sino ba? Kaaway yan. Lalo't Muslim? Ayan. Anong kahigitan ninyo sa mga maruruming hintil? Hindi rin kayo malinis sa harapan ng Diyos. Hindi rin tayo malinis sa harapan ng Diyos pagkakanoon. Kaya nga, mga kapatid, batiin natin ang sinuman ayon sa pagkakataon, ayon sa panahon. Hindi naman yung pagkakasakin natin sa GP, hay, babatiin lahat. Hindi naman ganon. Kundi, huwag nating isnabin ang sinumang bumabati sa atin. At kung may pagkakataon batiin, batiin natin. So, mga kapatid, ating isipin na ang Diyos mismo, mahal niya ang lahat. Banal, makasalanan, matuwid at di matuwid. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon ay all-inclusive in love. Saklaw natin lahat ng ating pag-ibig. Tulad ng Ama sa kalangitan na sinasaklaw niya ang ating ang lahat sa pag-ibig. That is the meaning of teleos. Sa Greek, teleos. Perfect. Complete. Kapag ka iniibig mo lamang kapatid mo at hindi ito, hindi kompleto. Di ba? Kapag ka ang iyo lamang binabating kapatid mo at hindi ito, hindi kompleto. As Ama, ang Ama, banal kasalanan, mahal niya. Yan ang tinatawag na unconditional love. Unconditional love. Alam natin itong unconditional love, ito'y agape love. Hindi ito eros love. Yung eros love ay yung sa pag-asawa, pagliligawan. Huwag niyong i-apply yung agape love doon sa pagliligawan. Unconditional love, kahit na pangit, kahit na masama, ibigay niyo. Hindi naman ganoon. Sapagkat hindi pinag-usapan dito ang erotic love. Eros love. Pagka erotic love, bang mamimili naman kayo. Hindi yung strike anywhere, di ba? Mamimili rin kayo. Kung ano ang kalooban ng Panginoon. At kung ano ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Halimbawa sa pag-ibig, sa erotic love. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang mahalaga natin. Katuloy natin para sa Kristo, ayaw niyang mahiwalay sa Panginoon sapagkat kapag sinapa ako sa krus, dadalhin niya ang kasalanan sa libutan. Hindi siya takot. Sabi, let this cup pass from me. Hindi siya takot doon sa hirap na dadanasin ng mga sugat, bugbog, tinik, na ipapatayo sa kanya. Hindi siya natatakot doon. Ang kinatatakutan niya ay kapag pinasan niya ang kasalanan ng buong sanlibutan ay mahiwalay ang Diyos siya sa Diyos. Yun ang kanyang kinatatakutan. Sa pagkasiyan sabi Isaiah 59:2, kayo pinapaghiwalay ng inyong kasalanan sa Diyos, di ba? Yun ang kinatatakutan ni Jesus Christ. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, let this cup pass from me, but not as I will, but thy will be done. So, ang mas mahalaga sa kanya, eh, hindi yung kanyang will, kundi ang will ng Ama. Kaya, pagka inyong sinasabi, wag nawa mangyari ang nais ko, kundi ang inyong kalooban, parang lip service lang. Para lang inisip niyo, yung sanang gusto ko, yung gusto ko, hindi sa iyo. Ha? Alam niyo, pagka ang ating emphasis din sa kalooban ng Panginoon, okay, may hinihiling tayo na ating nais. Pero kapag ang ating emphasis ng pagkagustong gawin ay yung kalooban ng Ama, magiging maligaya tayo. Nalala ko, mayroon akong niligawan. Marunong di ako lumigaw. Ngayon, nung pasasagutin ko na siya sa pag-ibig,
Ako'y nanalangin muna sa Panginoon. Panginoon, kung kalabuan po niyo itong dalagang ito na maging asawa ko bilang minister's wife, inyo pong kilusin siya upang say, sumagot sa akin ng oo. At kung hindi niyo kalooban, huwag po niyong ikilusin po din po niyo siya para ako hindi tanggapin ang aking pag-ibig. Noong ako ay humarap sa kanya, pinapili ko siya, ang sabi niya, magturingan na lang tayong magkapatid. Tarong, di ba? Bagsak. Ako'y hindi ako nalungkot. Ako'y napangiti. At ako'y nagpasalamat sa akin. Salamat ako hindi mo tinanggap. Nakita ko. Napangalas siya, bakit ito'y masaya? Bakit? Ay sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya kalooban ng Panginoon talaga ito'y para sa atin. Ito ay sa kabubuti mo at kabubuti ko. Kaya ako'y masaya. Ako'y humiling sa Panginoon na ang kanyang kalooban nawa ang mangyari. At nung ako'y hindi tinanggap, hindi kalooban ng Panginoon. Masaya ako sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, kapag katahimingin natin sa ating panalangin, huwag yung emphasize yung inyong gusto. Okay, inyo sasabihin ang gusto ninyo. Gusto natin. Tama yun. Pero ang mas lalo nating mahalin, Panginoon, kung ano po inyong kalooban, yun ako ang mangyari sa atin, sa amin. Kaya kung merong, alam nyo, ang ating mga kamag-anak, ama, ina, pinsan, merong sakit na terminal cancer o terminal na sakit, inisip natin, oh, ang Diyos kaya niya na pagalingin sa mga itan ng panalangin. Sa mga itan ng panampalataya, ibubus natin ang ating pananampalataya. Ngunit, huwag tayong tumigil doon sa panampalataya. Lamang, nagagaling siya. Ang ating pag-ukulang pansin ng masyado ay ang inuunawang kalooban ang mangyari. At kapag hindi nangyari ang ating nais, at ang nais nating kalooban ang mangyari, yun ang talagang mangyari. Hindi tayo malulungkot na sobra. Sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng be therefore perfect even as your Father in heaven is perfect. Ang ibig sabihin ng be therefore perfect even as your Father in heaven is perfect, ang ibig sabihin ay be ye all inclusive in love even as your Father in heaven is all inclusive in love. In-include ng Panginoon sa pag-ibig niya ang banal at makasalanan, ang matuwid di matuwid. Kanya rin sinasabi sa atin na kaya natin gawin yon sa pangitan ng Banal Espiritu. Kung tayo mayroong pag-ibig na bunga ng Banal Espiritu, we could say, we could love all-inclusively as our Father in Heaven. Love all people, all-inclusive. Mga kapatid, sa pangitan ng pag-ibig na sa atin ay binibigay ng Banal Espiritu, ating bang masasaklaw na lahat, banal, makasalanan, kaibigan at kaaway, nating maibig din sila? Sino po ang nagsasabi sa inyong kaya natin gawin yon? Kaunti? Kaya! Sapagkat utos yan, hindi mag-utos ang Diyos nang hindi natin kaya. Ngunit kung naisipin natin eh, kayo maging sakdal, oh, hindi natin alam yung ibig sabihin ng sakdal yun. Diba? There are many definitions of perfect, of teleos. One is complete. Kompleto. Banal makasalanan. Matuwid at di matuwid. Kompleto. Be therefore complete in love. That is the literal. But the thought is, be all inclusive in love. Even as your Father in heaven is all inclusive in love. Sana ito mangyari sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin na po ihanda ang ating mga handog at ika po. Sa Matthew 6 verse 19, huwag kayo magtipo ng inyong sarili ng kayamanan sa lupa, na kung saan ang tanga at ang kalawang ay sumisira, at ang mga magnanakaw ay naghihimasok at nagnanakaw. Sa kanyang pagtungo sa siyudad ng New York, upang maghanap ng kanyang kapalaran si William Colgate, ay nakatagpo ng isang makadyus na kapitan ng bangka at nagpaliwanag sa kanya ng salitang tagumpay
sa sumusunod na mga termino. Maging mabuting tao, ibigay ang iyong puso kay Jesus, ibayad sa Diyos ang lahat ng pag-aari niya. Nang kanyang itatag na ang isang negosyo, naalala ni Colgate yaong payo. Ibinigay niya sa Diyos ang 10% ng unang dolyar ng kanyang kinita at kailanman pagkatapos niyaon ay kanyang isinaalang-alang ang 10 sentimos ng bawat dolyar ay banal sa Panginoon. Samantala, ang negosyo ni Colgate ay sumusulong, gayon din ang pagiging mapagbigay ng lalaking ito. Sa wakas, siya ay nagbibigay ng panayan ng higit sa kalahati ng kanyang kinikita sa gawaing pangrelihiyon. Ang kwento ng kanyang tagumpay ay ipinalalagay ng bunga ng kanyang pagtatapat sa pagbabalik ng 10 at pagtatalaga ng 1% sa kanyang kinita sa gawaing ng Diyos. Siya ay mapagbigay sa lahat ng mga bagay. Siya ay namuhunan sa gawaing ng Diyos bago pa ang mga bagay na material. Tinanggap ni William Colgate ang hamon sa Malakay 3:10 at nasumpungan na ang mga dungawan ng sa langit ay totoong nabuksan. Kanyang nasumpungan na ang pag-iikapo ay isang pamumuhunan na panghabang buhay. Panawagan, hayaan nating tumugon na may katapatan sa ipinapayo ng Diyos sa Malakay 3:10. Paglilingkuran tayo ng ating diakono. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa araw ng Sabat at nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyaya at pag-iingat mo sa amin. Narito po ang mga handog at ikapo na wae po ay magamit sa inyong gawain sa lupang ito. I-bless niyo po ito at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na nagbigay nito. At ganun din po ang mga hindi pa nagsipagbigay. Maraming salamat sa araw-araw na pinagkaloob mo sa amin sa pag-iingat.
Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkakamali. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. For our closing song, let's open our hymn number 205, Whiter Than Snow, 205, Whiter Than Snow. Bas, ay nais kong i-announce, nalimutan kong sabihin na pagkatapos ng aming talakayan mamaya tungkol sa mga nabanggit ko mga topics, ay ibibigay namin ng pagkakataon sa mga kapatid na magtanong sila at sasagutin ng aming panel. Tayo po ay bas-bas. Ang pag-ibig na walang ama, ang biyaya nating Panginoon Jesus, at ang pagpisa ng Banal na Espiritu ang sumainyo nawa magpakailanman. Amen.